Hi guys! Welcome to my YouTube channel. So, gusto nyo ba magkaroon ng sarili ninyong YouTube channel pero hindi nyo alam kung ano yung mga basic things na kailangan ninyong magamit para masimulan ito? So, tara, discuss natin, share ko sa inyo. Para sa akin guys, dahil beginner pa lang naman tayo, hindi naman natin kailangang mag-invest agad-agad sa mga mamahaling equipment. Meron mga bagay na pwede natin gamitin na meron naman na tayo. Though, meron ako mga biniling ilan na i-share ko rin sa inyo, pero mura lang tuturo ko sa inyo. Una sa lahat, ang kailangan natin para syempre makapag-record ng audio and video is cellphone. So basically, tayo naman ay, lahat naman tayo nasa panahon na ng lahat tayo meron namang smartphone that we can use. So, ito lang. Hindi natin kailangan bumili ng mamahaling camera, lalo na kung nag-uumpisa pa lang tayo. So, pwede natin gamitin ito. Ayan. So, number two, equipment na gusto kong i-share sa inyo. Ito ay in-order ko online. Na-inspire din ako doon sa ano eh, sa syempre nag-research din ako, nagtingin ako kung ano yung pinakamurang paraan para masimulan ko na itong YouTube channel ko na ito. So, bumili ako online sa Shopee nitong Boya cellphone microphone. So, parte ng video na ito, i-unbox ko na rin to. Sama-sama nating tignan, i-share ko sa inyo kung ano yung nilalaman niya. Though basically, may idea naman na ako kasi nag-research kami nito. Pumunta kami ng husband ko sa Divisoria at tumingin kami nito. Pero guys, maniwala kayo, sa Divisoria 1,800 to binibigay. Though meron naman mga iba-ibang pwesto, nagugulat lang ako na hindi ganon karami na yung mga stores na nagtitinda ng cellphone microphone. So kung may mga nagbabalak sa inyong pumunta ng Divisoria to look for a cellphone microphone, I suggest sa Shopee na lang po kayo bumili or sa Lazada kasi mas mura pa. Kasi yung napuntahan namin doon, 1,800 niyang inaalok ito. Pero 840 lang namin nakuha sa Shopee. So let's open this. Share ko sa inyo. Open natin. Nakabubble wrap. So again guys, 840 ko lang ito nakuha sa Shopee. Pero sa Divisoria is 1,800. Tsaka mga ate-ate dyan sa mga Divisoria na seller, shoutout sa inyo. Huwag na masuplada. Uy, ang hirap namang, hindi ano eh, alam nyo medyo nangapa kami mag-asawa dahil sa tagal na rin namin hindi nakakapunta ng Divisoria. Naninibago lang ako na yung mga tindera, ano, parang busy sila magchismisa dahil mastorbo. Nagtatanong kami, hindi sila ganun ka-welcoming. Buti na lang may isang ate na kahit di namin binilan, pinakita niya sa amin to eh. Hinayaan niya matry namin, ma-demo. Pero yung iba parang ano, talagang ayaw kang intindihin. So, sa mga shop owners doon, paki-check po ninyo yung mga tindera ninyo. Pero so far sa Shopee, satisfied ako. Ang laki ng diferensya, 1.8. Ito, 840 lang. 1.8 sa Divisoria, 840 lang ibinibenta sa Shopee. Of course, iba-iba yung presyo ha, pero ito yung best price na nakuha ko. So again guys, ito ay cellphone microphone na nagkakahalaga ng 840 sa Shopee. Ang tatak niya ay Boya. Boya, ang sabi rito ay gawa siya from Shenzhen Jais Photo Industrial by MM1 Universal Candroid Microphone. So I think this is made in China. Anong meron sa loob? Ito po. Meron siyang manual. Pero English naman po yung mga ano, mga instruction dun sa manual niya. Pero ito kasi, na-try na namin to sa Divisoria. Gusto kong maging honest sa inyo guys, na na-try naman namin ito. Hindi niya kailangan ng software or any kind of software na i-install mo sa cellphone mo para magamit mo siya. This is just a plug and play na device. So, anong meron? Ito yung microphone. Ito ang tawag nila rito, yung dead cat.
ito kasi ito yung nafi-filter ng ano eh. Like ngayon nakatapat ako sa electric fan, yung ganon. So somehow may noise cancellation siya using itong dead cat na ito. Pwede naman siyang alisin, guys. Naaalis siya eh. Naaalis siya. So ito 'yon. Naaalis siya, pero I prefer siguro na nakakabit. Kasi nga, para ma-minimize yung mga hissing sound sa paligid natin. And then, also what's inside are stand. Meron po siyang stand kung saan nyo man po siya gustong ipatong. Meron kasing mga cellphone case na merong napagkakabitan nito. So, merong stand siya na de Roscas. And, ito po. Ito yung jack niya or cable na ikinakabit. So, basically, again, plug and play lang naman po siya. Meron ding spare. Hindi ko alam kung anong para saan ito. Pero mas mahaba yata itong parang may ring na wire. And yung case niya, lalagyan. So, yun lang naman yung laman nitong ating Boya Cardioid microphone. Compatible naman daw siya sa kahit na anong device, guys. Pwede sa DSLR, pwede sa handheld cell phones or smartphones, any brand, wala naman sinabing restriction. And yun lang, ide-demo ko lang po ng konti ito, since na-try naman namin yung nasa Divisoria. Ito po siya. So this one, pakita ko po sa inyo na malapitan, yung dalawang guhit lang, may use pala yan. So, yung dalawang guhit lang, yun yung ikinakabit natin sa device. So, dun sa camera. Again, kasi since plug and play lang, ikakabit lang natin ito. So, here, makikita naman ninyo, kakabit lang natin siya. Ayan. So, ayan. Yun yung dalawang linya na end nung jack. And then, yung mas mahaba po, ito yon, yung tatlo yung linya, tatlo yung black line, siyang ikakabit natin sa cellphone. Sa ngayon kasi hindi ko siya makabit kasi sa ngayon dependent ako dito sa earphone na ginagamit ko as a microphone. Pero kasi guys, sinishare ko to sa inyo kasi trinay kong mag-practice na practice using yung camera phone lang. Hindi ko lang alam kung sadyang napakagaling ng ibang vlogger na malakas yung boses na nasasagap ng cellphone nila o wala silang ganitong klaseng microphone enhancer para sa audio. Pero I suggest, yun nga guys, i-try ninyo. Baka kailangan ninyo ito. Mura lang naman yung halaga, 840. So, konting hanap-hanap lang sa Shopee. Hindi po ito sponsored post ng brand na ito. Gusto ko lang i-share sa inyo. Ayan guys. Sa ngayon, nakakabit na yung, dahil I'm discussing about the tripod, nakakabit na rin yung pinakita ko sa inyo ngayon lang na yung Boya cellphone microphone. So, hindi ko alam ha, spell nyo yung difference. Kasi kapag yung gamit ko lang na enhancer is yung headset, yung hindi masyado filtered yung hangin eh. Pero ngayon, tignan nyo yung difference yung sa loudness nung boses ko, kung mas malinaw ba, tsaka kung mas maganda ba yung dating ng audio sa inyo. And yun na, balik tayo dito sa tripod. Ito yung nakuha rin namin sa Divisoria sa halagang 800. So yung tripod dito nakalagay. Wala nang unboxing na magaganap kasi ayan, nakatayo ngayon yung tripod. Madali lang naman kasi. Dali yung tripod naman, ano eh, para makabit mo siya. Halos ano naman na siya, nakabuo na siya, di ba? Spread mo lang yung paa niya. Diroskas lang naman siya kadalasan. And dito po nakalagay yung LED ring light. So, ito. Ganito yung tsura ng box niya. Dito rin po nakalagay yung ano, cellphone holder na kasama. Kasi ano na siya eh, isang buong setup na siya. Papakita ko po sa inyo. Okay?
para ma-appreciate ninyo na nakatayo na siya. Ayan guys, ito po yung itsura ng tripod na nakuha ko sa Divisoria. Ayan, nakakabit na rin po yung Boya na voice enhancer, microphone enhancer na nakuha ko para sa cellphone. So, imagine guys, lahat yan nagkakahalaga lang ng 800 yung tripod na nakuha ko plus 840, so 1,640 lang. Diba? Hindi naman ako gumamit ng special camera, pero siguro in the future, kapag gusto ko mas maganda yung resolution ng video na i-share ko sa inyo. Pero, basically, that's it. Yun na po yun, diba? Parang professional na yung dating nung video natin ng konti, na-enhance ng konti. And again, guys, ito yung ano niya. Pakita ko po sa inyo yung controller niya. Ito yon. So, yung naiiba-iba yung klase ng kulay. And na-control din yung brightness niya. Nalilesen. Nalalakasan. So, that's it. Ito naman po yung ginagamit para sineswitch lang po kung gusto ninyong itaas, ibaba. Depende dun sa height ng gusto ninyo. Diba? Ang ganda niya, diba? Ayan. Na-amaze ako sa kanya kasi ang mura niya. Sa Divisoria, ang tip ko sa inyo guys, pwede kayong umikot muna ng umikot. Kahit na feeling ninyo ang mura na nung item na hinahanap ninyo, na nakuha ninyo, kahit na feeling, okay na to, mura na to. Pero para wag kayong magkaroon ng buyer's remorse, kasi on the way out, meron pa kayong madadaanan ng mga stores with similar items na pag dinanong ninyo, baka mas mura dun sa nakuna ninyo. Para hindi kayo magsisi guys, maglaan kayo ng panahon, umikot ng konti para makuha ninyo yung best deal para sa hinahanap ninyong equipment. Pero itong equipment na to, nung iuwi ko to, at na-construct ko na, natutuwa ako kasi ang alam ko kasi sa ganitong ring light dati, mahal to eh. Una ko lang tong nakita doon sa mga gumagawa ng nagme-makeup. Diba? Kung baga pag may mga makeup tutorial, tsaka yung mga parang home studio na mga shoot, or kahit nga professional shoot, makakakita ka ng ganitong klaseng ring light. Kaya surprise na surprise ako guys na sa Divisoria, actually iba-iba rin sila ng presyong binibigay. Meron sila ate, ang binibigay na presyo is 1,000, 1,200. Pero dahil nga, sasamahan nyo na konting chika dun sa mga tindera natin. Minsan kasi nandun naman yung amo nila, natawaran ko siya ng 800 pesos lang guys. Diba? 800 pesos. Tapos, tignan nyo naman yung drama effect niya naiiba-iba yung kulay ng ilaw. Sana nakikita nyo yan doon sa reflection ng face ko. And then, nalilesen yung brightness. Ayan. Nalalakasan din. So, depende sa mood. Tsaka, ayun din, nakatulong din yan kung sa lugar na pinag- film sa makakatulong rin yan kung dun sa lugar ng parte ng bahay na tingin niyo doon ay pinaka best na pwede kayo mag-record is madilim, makakatulong talaga yung lighting kasi kung ikaw rin naman na manonood ng isang YouTube video, hindi ka magtsatsaga sa maitim yung madilim yung paligid, di ba? So ayun, ang added bonus ko sa inyo guys, since ito yung aking first video at gusto ko kayong ang bonus tip ko guys, since this is my first video na i-release at gusto kong isama kayo sa journey na magtuloy-tuloy itong YouTube channel na ma-share ko sa inyo. Ang bonus tips ko is magkaroon kayo ng look test. Look test. Simple lang naman yun. Minsan kasi tayo, pagka nag-gaya ngayon, hindi pa ako expert guys. So, kapag nagbi-video tayo ng sarili natin, sobrang conscious natin, 'di ba? Parang asiwang-asiwa tayo, hindi tayo komportable kasi alam naman natin, hindi naman tayo mga artista. Hindi ganoon ka-komportable sa harap ng camera. So, ang una kong napansin nung nag-record ako, nakakatawa kasi yung mata ko masyadong malikot. I believe hanggang ngayon, malikot ang mata ko.
Pero pagpasensyahan nyo na muna guys, samahan nyo ako sa journey na to. Ang meron nagturo sa akin, meron akong sinusundan ngayon na coaching group, si Master Show din, na look at the lens para magkaroon ka ng eye-to-eye contact sa iyong audience. Kasi it's not about myself, it's about my audience at kung anong mga matututunan nila na pwede kong i-impart, na sino naman ako para ipagdamot kung makakatulong sa inyo ito, guys. And, yun lang. Love your lens. Ang sabi, wag daw akong titingin sa screen. Mas tumingin ako dun sa lens para hindi rin ako masyadong body conscious na binabantayan ko yung appearance ko. At saka, kung paano ako nagsasalita, nabubulol-bulol ako, di ba? Hindi naman perfect. Wala talagang insta magic sa ganitong pagbibideo. Ayan. Kasi yung mga artista nga, nakakailang retake yan. At unless dun sa mga live na mahuhusay talaga mag-host. And number two, you can get an inspiration. Kasi ganun din yung ginawa ko eh. Kumbaga, nagtingin ako, nag-observe ako dun sa mga existing ng YouTube channel kung paano sila naging successful. Pwede nating tignan kung anong klaseng surroundings madalas meron sila, kung nag-change sila ng venue, kung paano sila nagde-deliver ng mga lines nila, kung paano sila nag-i-intro. So, pwede tayong kumuha ng inspiration sa kanila, guys. Pero be original. Huwag natin kakalimutan na tayo ay binayaan ng Diyos na may sariling talent at kaalaman na pwede nating i-impart at i-share sa ating mga audience. Kasi iba-iba tayo ng background eh, diba? Kumbaga, iba-iba tayo ng pinagkalakihan, iba-iba tayo ng mga karunungan, mga mistakes na pwede nating ituro sa iba para hindi na nila maulit gawin. And ang mga learnings natin sa buhay. So, let your personality shine. Ayan. Huwag yung parang ginagaya natin yung ibang tao kasi halata eh, magmumukhang peke tayo. Mararamdaman ng audience natin to, they're behind that screen, mararamdaman nila kung peke yung tao. Kung paano niya dinideliver, kung hindi ka naman nakakatawa, huwag mong pilitin. Though, sometimes gusto mo mag-crack ng joke, okay lang, basta it should come out naturally na free-flowing lang, huwag niyong pipilitin. So, parang nakikipag-usap lang tayo sa isang kaibigan para maging komportable tayo. Yan. So, number three na gusto kong i-share sa inyo as a beginner is research. Madali naman na mag-research ngayon, guys. Napaka-accessible. Kahit saan na meron kang cellphone camera and wifi, bago ka mag-share ng knowledge, kung merong hindi ka sigurado sa terminology, or hindi ka sigurado sa process, madali naman i-validate sa internet bago kayo magsabi. Kasi pangit naman yung may i-share akong info, wala, nagdunung-dunungan lang ako. Tapos, mapapansin ng mga subscriber mo na parang mali-mali naman yung sinasabi nitong si Miss Claire. So, wag naman mangyari yon. So, yung sincerity lang din talaga na kung gusto mong may ma-share na knowledge, or gusto mong personal lang, di ba? Gusto mong i-share yung something about you na mararamdaman nila yung sincerity mo. And tip number 4 is no excuses. Ayan. So, wag tayong procrastinate. Gulo, no? Procrastinate, guys. Kasi, wag tayong mag-procrastinate kasi, huwag tayong gumawa ng excuses na saka na ako mag-video kapag pumayat ako kasi ang payat ko tignan sa camera. O saka na ako maggagawa ng YouTube video kapag inis na yung mukha ko o ano. Diba? So, sayang naman guys. I know na tayo sa iba-iba nating background, meron kayong pwedeng i-share or gusto nyong i-share na kaalaman. Gaya ng ako, I'm a stay-at-home mom. Pag umalis na yung mga anak ko sa school, though nagagawa ako ng mga chores ko at nakaalis na rin yung husband ko, ano ba yung pwede ko pang i-impart sa mundo? Na I believe kayo, kung meron mang mga mommies dyan or daddies na stay at home and you have that
spare time na healthy rin eh. Kahit na ito, nagre-record ako, wala naman akong kausap, para nakaka-connect na rin ako sa mga tao para i-share yung mga ideas na meron ako, gaya ng yung mga bala ko na mga best recipes ko na napupuri sa akin, or kung yung mga niche na gusto ninyong ano, kung if you're into a hobby of collecting toys, collecting cars, or nagpa-planting ba kayo? Yung mga naghahalaman, di ba usong-usong ngayon yung cactus? Curious din ako dun, gandang-ganda ako nga lang, wala akong paglalagyan. Pero merong mga akong nakikitang mga kaibigan na nag-home gardening na naggagawa niyan. Pwede nyong i-share yung knowledge na yon, or kung mahilig ba kayo sa mga pets, kung paano inaalagaan yung mga pets natin. So, or mga things to consider bago gumawa ng isang bagay, or things to consider bago bumili ng pets. So, yung mga ganun, the ideas are endless. So, pwede natin yung i-share. So, that's it guys. To wrap up, yun lang. Ang shinare ko sa inyo para makapag-start na kayo ng inyong pagre-record ng vlogging para sa YouTube is, kailangan nyo lang ng cellphone na may camera, of course, any camera phone na somehow pataasan na lang ninyo yung capacity ng memory para hindi naman bitin na kahit na mahaba yung video ninyo at i-edit nyo pa, malaki-laki yung capacity niya. And yung microphone, cellphone enhancer, this is the second equipment that I have. And yun nga pong tripod na may ring LED light. So that's it. Pero dun naman po sa mga nagtitipid at wala pang pambili nung for example yung LED light, pwede naman tayong gumamit ng natural light. Kung meron naman kayong window na maganda naman yung lighting, pwede naman. Pwede naman po. And kung likas na malakas yung boses ninyo para sa pagre-recording, pwede naman po lahat na sabi nga ay nagagawa ng paraan. So that's it guys, and hope na susundan nyo pa ako doon sa mga susunod kong video na mga pwede kong i-share sa inyo. Thank you for watching!